relationship between church and another object, parent, chief, pinag malapit. Ano yung malayo? Apo, chief. Apo, chief. Magkano man mula sa sun, helium yung pinaka malayo, perihelion yung so, ayun ako. Applicable po ba doon po sa pagsumat ng daliris mula sa lupa perihelion? Para sa perihelion. Okay. Kaya niyo siguro na itanong yun dahil itong tatlong sulit-sulit ng full moon ay tinatawag na super moon, right? Yes. Sa totoo lang, yung distance na yun, no, na ang pinakamalapit na pwedeng mangyari, no, average yung distance sa binigyan natin, 380, gawin na natin, round of call, 385,000. Yung 385,000, yun yung average distance. Ngayon, kung titignan natin yung pinakamalapit niya, which is around 355. So, mayroong difference mga 30. Sabihin na natin, 30,000 kilometers. Pag ginawa niyo ito, halos hindi rin natin makikita. Kaya nga mo nagtataka doon sa mga tao na amis na amis, uy, sir, anong mangyayari? Super mo na naman, super mo. Eh, ano ngayon? Tandaan niyo, baliwala yun. Naked eye, baliwala. But if you're going to take pictures, if you're going to take pictures, you can see the difference. Same aperture, same magnification, same setup. Kumbaga, kinuha mo siya ng telescope mo, gumamit ka ng 10 times ng magnification. Okay? Kinuha mo siya, full moon. Kumuha ka ulit, tapos sabihin na super moon. Una mo ulit. But, kaya yung setup, 10 times din. Pag na-develop mo na, kailangan yung pag-develop, pareho rin ng enlargement na, no? Pareho, konti-konti lang laki. Technical kasi yung tinatawag natin perigee. Ang problema sa atin, ini-emphasize kasi yung supermoon. Sa totoo lang, supermoon is not an astronomical. It's an astrological term. When we say astrological, gawa ito ng mga term na ginawa, binuho, idea ng astrologer. And astrologers is different from astronomer. Astronomers are scientists. And while astrologers are sayang-pis. Bakit yung sinabing sayang-pis? Ano sinasabing mga astrologer? Give me your birthday and then I'll tell you lucky number, lucky color, right? Yes. Ang tanong ko, bakit ang tanong ngayon? Walang astrologer na nananalo sa loto. Bumamaya, tumaya kayo, mahigit 250 million na super jackpot. Meron na bang astrologer na nananalo sa loto? Wala pa. Sa ending, wala pa rin. Bakit? Kasi hindi nila mahulaan. Kaya niyo? Okay niyo? Now, gusto ko lang i-share. Gusto ko kasi i-grab yung opportunity. Habang mainit yung sun, habang nag-drive ako kanina, sabi ko, in-expect ko ka naman kasi maganda yung weekend natin. Maganda yung weather. So, gusto ko i-grab yung opportunity. Pakita ko lang sa inyo kung paano nyo makikita yung sun na walang telescope. Paano? X-ray. Sabi niya, kikita na daw. Pwede. Gumamit ng filter. Kaso, ano yung pinakamagandang filter? Welder's glass. O kaya yung sa X-ray films, ang gamitin niya yung black, black spot, huwag yung mga puti. Okay, may cancer yun. May hirap na kasi gumamit ngayon ng black and white films, eh, wala na, bihira na. Kung wala kayo nun, kung wala kayo, ano pwede niyo gamitin? Hindi niyo ba napapansin yung mga butas sa bubong? Pag may sikat ng araw, nakikita niyo. Di ba? Sino hindi pa nakita ng butas sa bubong na tumatago sa sikat ng araw? Kasi kung hindi pa nakita yun, subukan yung butas ng bubong. Kung wala kayong butas yung bubong ng bahay ninyo, tumayo kayo sa ilalim ng puno. Ewan ko kung may nakakapansin sa inyo, kung tatayo kayo sa ilalim ng puno, ang mapapansin nyo, pala yung bilog yung nasa ilalim. Opo kayo ninyo. Ibig sabihin, madalas kayong hindi nagla-lunch, nakaupo sa ilalim ng puno. Pero napapansin nyo, bakit bilog? Kasi yun ang shape ng sun. Ngayon, kung may eclipse, a solar eclipse,
upo mo ulit yun, tayo ulit yung ibusilado, lahat yun ay present na. Parang, pero dito, yung ginawa ko doon, binob din. Kasi yun ang shape ng sun.
pasensya na, enunciate talaga ng sun. Baka in-expect niyo square. Ngayon, kung gusto niyo makita ang kalahati o may tama yung sun, pag may eclipse yun. Ngayon, kung gagawin kong triangle ito, bilog pa rin, basta more than 10 meters. Kung meron kayong malaking salamin na nabasak, meron nag-crack. Huwag niyo itapon. Gamitin yung tago yung pag-makers. Kasi bawat part ng salamin na nabasak, hindi na siya single mirror. Individual na yun, depende sa laki. Mas malaki, mas maganda. Tapos, kung malayo nga lang, kung pwede ko nga lang ilayin dito kung palayin. O kung pwede akong lumayo, alam nyo ba, kung lalayo pa ako, pwede nyo makita yung sunspots using ordinary mirror. Mirror lang. Ang problema, mas maganda kung meron boulder yung, kasi kung hawak natin ang lumuli, di ba? Pero kung meron tayong boulder, meron tayo pa ganun. Tatak mo yung sun. Makikita nyo, lalabas yung sunspots. Nangyari yan doon sa isang school na nag-lecture ako minsan sa isang school, tapos yung imadre, no, kinakapugi siya, eh nandun kami sa gym, eh may butas yung gym. Tapos tinitignan ko yung araw, yung reflection niya, yung pinaka-image siya sa baba. Nakikita ko may sunspot na, eh, mapula yung floor. Kailangan natin ng puti. Eh, dumadaan si yung sister, pinawag sister Sandra, sabi ko. Tapos tinawag ko yung niya, pinawag ko lahat ng mga teachers, yung mga students. Yung, di ba, may, sabi nila, meron yung, may mahaba silang bib, di ba? Bib. Tinapat ko yun, nagulat sila, nung nakita nila yung image ng sun, may sunspot pa. And that is practical astronomy. Okay?